KWS-AC301-100 ampere. Ito ay 100 ampere na watt meter, 8-in-1. Tanggalin natin yan, ang ganda. AC301. Yung model nitong isa ay merong data communication. Makikita natin dito. Pipili tayo 20 ampere, 100 ampere closed transformer, 100 ampere switching transformer. Ito yung binili ko. Pero mataas ang presyo nyo ngayon. Mga 550 ko lang ito nabili. Tapos, yung isa kasi, yung may L sa dulo ng model, meron siyang RS-485 communication. So, titingnan ko talaga to. Kaso mo nga lang, hindi ko makita sa kanya yung software na gagamitin. So, gusto ko sana subukan yung may communication. Umorder ako ng ibang watt meter na nakakonnect na sa wifi. Mas madaling intindihin siguro yun. Nakatuya. Abangan na lang natin yun. Hindi pa nadating eh. So, ito muna. Ito, pinili ko yung open na. Open. Ang kanyang CT o current transformer. Ito yung papasok natin sa wire para makadetect ng amperahe. Yun, ayaw nyo lang bumalik. Yun. Mukhang ilang bukas na to, sira na to. Ang kagandaan dito, hindi natin kailangan magbukas ng circuit para isoksok yung wire. Tapos, i-wire ulit. So, pwede to pang test, pasok, labas. Pwede natin ito gawing standalone. Pero bala ko kasi ito gamitin sa solar setup ko. Yung isang current transformer, ganito. Ang pagkakaiba lang naman nila. Sabi nila, mas accurate ito. Pero pares lang siguro. Ang pagkakaiba nila, kitang kito. Ang laki nito. Kung pikete ang paglalagyan ng current transformer. Kapares nitong isang gamit ko sa main ko. Itong 4-in-1 lang itong gamit ko sa main ko. Ito yung current transformer niya. Yung sarado pa lang, masikip na. Di lalo na kung ito. So, meron siyang pros and cons. Depende sa paggagamitan talaga. Sa paggagamitan ko, pwede nga yung bilog lang eh. Pero ito pinili ko para maiba naman. So, ayan na yung kasama niya. Yung tatlong yan, tatlong manual. Manual natin ay Chinese at dito ay English. Subukan na agad natin. Kitang-kita naman yung wiring. Neutral, tsaka line 3 at 4. So, susundin nyo yung neutral, tsaka line. Kung naka-line to neutral, ang supply sa inyo. Dito sa amin, line to line o split phase. 110, 110. Line 1, line 2, ganun. So, kahit makabaliktad, walang problema. Okay, nilagyan ko lang muna ng line 1 tsaka line 2 o yung plug natin sa terminal 3 and 4. Hindi ko pa nilagay yung temperature tsaka yung current transformer niya. Supplyan muna natin to. May nagchok-chok. May buzzer na paos. Nag-flicker siya sa camera natin. Pero sa actual, wala siyang flicker. Okay? Yan. Walang flicker yan. So yan, meron tayong reading na voltage, current. Ang taas ng voltage, 230 volt. 0 watts, amperahe, power factor, time. Ito ang gusto ko, time. Tapos frequency at kilowatt hour. O so yung accumulated. Ito na yung konsumo. Tapos ito yung temperature siguro to. Lagyan nga natin yung temperature probe natin. Ayun, may na-reading siya nung nilagay ko. 33. Hindi naman siya nag-error kung wala siyang current transformer. 231 volts. Pero dito sa sinasaksakan kong watt meter, 224 volts lang. Pero nakikita ko dito sa ABR ko, meron akong 230 volts na input, 232, mas kamuha. Ibig sabihin, pag tinester ko to, 231 volt talaga. Ayon sa ating aneng multimeter. Mali, yung isang watt meter ko, ngayon walang napansin yun. Bubunutin ko ulit saksak. Tapos, saksak ulit natin. Kasi may narinig akong parang paos na buzzer. Hindi ko alam kung normal yun. Parang mali yata. Anyway, babalik. Lalagay ko muna tong current transformer natin. Testerin pala muna natin kung ilan ang self-consumption niya. Siyempre, may consumo yan. Sa watt meter natin na to, meron siyang 0.46 watts. So, dyan nakasaksak yan. Na detect niya yan. Check din natin dito sa ating outlet na watt meter. And ang wattage siya ngayon, 00. Nakikita ba? Saksak natin to. Nag-buzzer. Meron tayong reading dito, 0.94.
doon wala. So, hindi ito nakaka-reading ng mababa sa 1 watt. Itong outlet na watt meter to. Ito, tama to. 0.9. Kasi hindi naman pwedeng walang kain yan eh. Kung titignan natin sa manual, ang konsumo niya ay walang nakalagay. Pero typical yung mga yan, yung mga watt meter, less than 1 watt yan. Okay? Okay, so ngayon, etong ilaw ko ay may plug lang din. Na, magulo. Binuka ko lang to. Kailangan ang current transformer natin nasa isang paa lang. Kahit alin. Pero kung line neutral kayo, mas maganda na sa line, di ba? Pero sa neutral, makaka-reading din yan. Lagay muna natin pa ganito, tapos tignan natin kung mamaya, baligtarin natin tong current transformer. Kung ganun pa rin magre-reading siya. Okay? Saksa ko to. So, dalawang saksakan naman to. Tigisan na lang sila. Kita ba? Meron tayong 0 ampere, 0 watt, 230 volts lang. Saksa ko tong ilaw natin. 4.1 watts. So yan, meron tayong 4.2 watts at 4.1. 0.020 ampere. Power factor natin ay 0.87, 59.8 hertz ang ating frequency. Yung time niya, nagbiblink yung dalawang dot, itong kulay puti na to. So ayan o, nag 0.019 time niya. Ngayon, subukan natin baligtarin rin tong current transformer. Patayin ko muna to. Ikutin ko lang to. So buhay pa rin yung ating reading. Buhay pa rin yung ating 8-in-1 meter. At ito ay binaligtad ko lang. Saksa ko ulit. 4.2. So, walang negative. Okay. One way lang to. Re-reading niya. Ngayon, hanggang 100 ampere to ah. Itong model na to. Tignan natin yung setting nito. O yung pindutan nito. Eh, mas maganda pala pag walang ilaw eh. Ngayon, testing natin. Ang M. So, pag pindot natin M, nagsisero-sero lahat to. Bago 170C to. Long press M. Yun, 275 volt na ilaw siya, oh. Pag pindot natin up, naging 1-2. Nakakaasa rin tulog nito, ah. Pindot natin M, lilipat dun. Okay, babaan natin to. Ang taas ng ano, ah. Ito yung warning voltage niya. Ba't voltage? Dapat wattage, eh. Ay, nag-warning na. Kasi nilay ko sa 230. Naranig ba yung tut-tut? Ayan o. Ayaw ko kung naranig sa camera natin. Pero nag-a-alarm na siya. Pagpindot natin M, lilipat siya ng decimal. Tingin natin to sa 240. Ayan, tumigil na yung alarm niya. Tingin ko paos yung buzzer nitong nabili ko. Hindi naman ganyan tunog ng buzzer eh. Ayan na natin. Long press M. Nag-exit. Ayan, pinatakbo ko siya matagal. So, 20 minutes na. Minutes tong ano na to. Tong time niya. Pagkatapos ng decimal. So, ina-assume ko na hours ito. So, ayan. 20 minutes na siya. Naka 0.001 kilowatt hour na siya. Okay. Subukan natin sa mas mataas na load. Meron akong 1,500 watts na electric kettle dito. Gamitan ko lang to ng special na saksakan. Itong saksakan ko na to ay special to sa inverter kong isa. Saksak ko lang to dito. Tapos, lalagyan ko yan ng extra kable. Itong kable na to. Yan, para magtugma siya. Tapos, biniyak ko rin to. Lagay natin yung current transformer niya dito. Ilaklak natin. Yon. At saksak natin to sa ating saksakan. Okay na, nakasaksak na tayo. I-on ko ang ating electric kettle.
Meron tayong 1.4 kilowatt. Natin dito. 6.3 ampere. 1.34 kilowatt. 1.4 dito. Ah, dahil mababa ang kilowatt ng isa dahil sa mababa yung reading nyo ng voltage. So, yan. Lagyan tayo ng watt hour. Yun, namatay na. Kumulo na ang ating tubig, namatay na ang ating kettle. So, pares-pares sila ng amperahin na nire-reading itong isa. Ang pagkakaiba lang talaga, mas mababa reading itong wattage kasi mababa yung reading niya ng voltage, 224. Ito tama to, 230 to eh. Okay, ngayon ko lang napansin yung wattmeter ko na yan. Sa bagay, matagal na yan. Mga 5 years old na yata yan. So, ngayon, susubukan natin yung pag-re-reset. Okay, ang reset natin, lulong press natin tong up button ng mga 3 seconds. Nag-beep. Nag-blink. Yung pipindutin natin yung M. Na-reset yung time. Pero yung wattage, hindi. Double-click natin tong M. Lilipat siya sa wattage. Single-click sa M. Reset. Okay. Double-click ulit. Babalik sa time. So, dalawa lang ang nire-reset niya. Long press ang up. Exit. Okay. Sa long press ng M naman, yun nga lang, yung high voltage warning natin. Long press ulit. So, yun. Hindi ko gusto yung high voltage warning. Mas gusto ko yung, dito kasi sa 4-in-1 ko, ang warning niya ay nasa kilowatt, kung ilang kilowatt. So, nasa-set ko kung ilang kilowatt. Ang nangyayari dyan, nagbiblink-blink yan pag nag-overwattage siya. Kagaya ng nakabukas ang kettle, o kaya naka-full power yung aircon, makikita ko yung power na gumagana. Mas nagugustuhan ko to. Pero ito, wala tong buzzer. Tsaka isang push button lang siya. Isang test na lang. Tingnan natin yung startup voltage nito. Subukan natin siya sa variac. Okay, subukan natin to sa ating variac. Kung anong voltage siya magre-reading. So, ang variac ay variable voltage regulator. Nakasaksak na siya sa variac. Saksak natin yung ating variac. Okay. Sa ngayon, nasa 0 volts yan. May ari yan sa ibabaw. Ayan, itataas ko ng konti. Lagyan natin sa... Yun, gumana na siya. Ilang voltage to? Wala siyang ma-reading na voltage. 0. Pero sa variac, mga 25 volts tayo. Makita rin natin yan dito. Meron siyang analog voltmeter. Taasan natin konti. Mga 50 volts. Wala pa rin. Yun. So, doon lang siya nag-reading ng voltage sa 50 volt. Pero mga 25 volts, buhay na siya. Off natin. Mga 20 volts nga lang to, oh. Buhay na siya. So, 50 volts nga siya. Magre-reading, pero nabubuhay siya sa mga nasira yata. Oh, nagkaroon na ng pangit. Nagkaroon ng amperahe. 0.018.17. Ah, dahil nakangang na to. Okay. Nakaka-reading siya pag nakangang ngayon. Sorry po. Hindi siya nagloloko. Sorry po. The next day. Meron pala siyang magandang setting. Na-adjust pala ang mga setting niya. Beautiful pala to. Kasi, ang pagkakaintindi ko, voltage lang ang nag-alarm. So, na-adjust pala lahat. Ganito. Yung tatlong push button na to, pag short press, pupunta yan sa mga values na alarm setting. So, in-adjust na natin yung voltage. Ang default nito ay 275. Nilagay natin sa 240. 170. Bago zero lahat. Kahit alin sa tatlong pindutan, papakita yung bago. Pag inaan natin ganyan, babalik yan. So, di-display niya lang yung value ng mga settings natin. Pwede pala siyang i-adjust. Ganto. Long press yung M. So, nasa voltage tayo. Pag pindut natin ng short press yung M, lilipat ng decimal. Pero pag dinouble click natin tong M, pupunta siya sa
ang pirahe. Ganun pa rin pagpindot natin yung button, kakaliwa siya. Halimbawa, lagay natin to sa 10. So, 10 milliamps. Tapos, pindutin natin ulit yung button. So, sa amperahe, 9.999 ang maximum. Double click ulit sa time naman. So, yung time, hours, tsaka minutes. So, testing ko na to sa rice cooker, yung time. Nagbiblink yung tea niya, oh. Sinet ko siya sa 10 minutes. Tapos, nung na-reach niya yung 10 minutes, mag-alarm siya. So, nawala, oh. Nawala yung setting. Hindi nag-save yung setting. Pag matagal pala natin siyang hindi ginagalaw, nasa setting tayo, i-exit siya kusa. Ulitin natin. Long press M. Double click. Lagay natin sa 10 milliamps. Tapos, long press natin. Pero pag continuous pa rin natin, ma-adjust natin hanggang mamaya natin. Pagpindot natin ng isa sa tatlong button, lalabas na yung setting natin. So, 240 volt, 10 milliamps o 0.010 ampere. Okay, saksak natin yung load natin na ilaw. Ayan. Nag-a-alarm siya. So, nasa display data tayo ngayon. Dahil ito ay 20 milliamps, nag-alarm siya bago makikita natin, nagbiblink yung letter A. Kapag naka-time setting tayo, kapares ng ginawa ko kanina, nagbiblink yung time. Balikan natin setting. Double click sa amperahe. Balikan natin ito sa zero. Double click sa time. Pwede rin natin i-adjust ang time. Double click ulit sa kilowatt hour. So, tinesting ko na rin ito. Nilagay ko sa 130 watt hour. Nabot nyo na yung 130 watt hour. Kaya ganyan yan. Tapos yung wattage. Testing natin yung wattage. Lagay natin sa 3 watts. Tapos double click. Pagkagaling sa wattage, dilipat na siya sa temperature. So, ito yung temperature na mag-alarm siya. Pwede natin itong lagay sa 30. Eh, nag-alarm na siya. Hindi naririnig. Ayan, nag-alarm siya ngayon. Pero nasa setting pa tayo. Nag-alarm ko sa 130. Okay, natin to sa 40. Kailangan natin long press ulit para mag-save yung setting natin. Pag pumindot ulit tayo ng kahit anong button, ng short press lang, makikita natin na ang temperature, high temperature setting natin ay 40 degrees C, 3.0 watts ang wattage natin sa alarm. Kaya bumalik siya sa normal value. Sasaksak ulit yung ilaw. So, 4 watts itong ilaw natin o 3.5. Yan, 4 watts sakto. Nakita natin, nagbiblink yung W. So, ayan ang ating 8-in-1 digital watt meter na merong voltage, wattage, current, power factor, time, frequency, capacity o kilowatt hour, at temperature. Meron siyang alarm sa over voltage, over wattage, over current, meron din sa time, tsaka over capacity. O isa-set natin yung capacity para mag-alarm, tapos over temperature. Ang hindi lang natin magagalaw yung power factor, tsaka frequency sa alarm. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo itong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan ko siya nabili. Maraming salamat.